Isang sugatan sa karambola ng 13 sasakyan sa C5 Road sa Taguig kagabi. Ang ugat ng disgrasya, truck na nawalan umano ng preno. Nakatutok si AJ Gomez. Animoy eksena sa maaksyong pelikula ang karambola ng mga sasakyang iyan sa C5 Taguig mag-aalas 7:30 kagabi. Kaya umaandar pa ba yan? Ilang minuto pa lang ang nakakalipas niyan mula nang magkabanggaan ang 13 sasakyan kabilang ang truck na ito na siya raw dahilan ng aksidente. Sa inisyal na investigasyon, nakatigil ang mga sasakyan sa stoplight sa C5 southbound bago mag-McKinley intersection. Nang bigla na lang umabante ang truck at saka inararo ang mga sasakyan sa harap nito. 12 sasakyan ang nadamay, kabilang ang ilang van, SUV at kotse. UP ang unahan at likuran ng mga nabanggang sasakyan. Ayon sa driver ng truck, nung medyo mag-go-go na siya, ni kinambyo ko na yung truck. Bigla siyang nag-wild, nag-dire-diretso yung truck. Tapos nung pinipreno ko na, ayaw na niyang mapreno. Ayon sa rumisponding MMDA, hindi naman daw nagtangkang tumakas ang driver. Hindi rin daw nakatulog o nakainom. Sabi ng driver, magdi-deliver daw sana sila ng mais sa Batangas City mula Santo Domingo, Nueva Ecija. Hinahanapan ko nga po ng way kung saan sana sa mailihis. Eh, kumutrapik nga po. Wala siyang malisa na talagang madadaanan po yung ibang sasakyan. Isa sa mga driver ng nadamay na sasakyan ang dinala sa ospital. Siyempre, na-shock ako. Masyadong maliit yung leg room. So, yung tuhod ko, tsaka yung dibdib ko yung tumama sa may manibela. Sa Taguig Traffic Investigation Unit, dumiretso ang mga sangkot sa banggaan. Problemado ang driver sa pakikipag-areglo. Wala raw kasi siyang pambayad sa mga nasirang sasakyan. Nangako naman siyang hindi tatakbuhan ang kanyang mga pananagutan. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras.